number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin Razo, sabihin mo. Energy! 2:29 ang ating oras. Grabe naman yun, hiningal ako. Kakakain ko lang, nagtatatakbo ako. Sarap ng pagkain ko. Gusto ko magpasalamat kay Ate Marley Mayo at saka kay Robicel sa pagdadala ng pagkain dito at sa pagluluto. Yan, thank you so much. Alam niyo na gusto ko ng bonggang-bongga. Ilang araw na akong hindi kumakain ng hindi kumakain ng rice. Pero ngayon, napakain ako kasi masarap yung ulam. Ayan, pag masarap talaga yung ulam, gaganahan tayo, diba? So, eto na nga, live na naman po tayo sa Facebook. Please like and share Energy FM 106.7. Ayan, at this moment, kasama na natin ang tita ng bayan, ang tita ng buong Pilipinas. Wow. Baka magsampo si Tita Ellis, ha? Ang tita mo. Tita niyong lahat. Oo nga. Ayan, diba? Kung ayan, merong ina niyong lahat, meron din kayong tita niyong lahat. Oo. Diba? Ano ba mas gusto mo? Tawagin kang ina ng lahat? Oo. Or ano? Or ina ka ba? Ina ako. Oo. Ina ka pala eh. Ina ako talaga. Ina ka ba? Bakit ikaw ina ka? Ina mo din si si Tita Cathy, 'di ba? Ah, ina ko ngayon. At saka yung nanay ko, 'di ba? Tita Grace kasi tawag mo, but you can call her mommy. Oh. Kaya ina mo din siya. Ah, ina ko din ina siya. Mo. Oh, yes. Hello sa lahat ng mga ina. Hindi naman Mother's Day ina ngayon. Ina po kayong lahat. Tapos na po yung Mother's Day, pero hello pa rin sa inyong lahat. Oo. How are you? Okay naman. Ikaw? You look so fab with your pink with blouse. My... Yeah. Thank yeah, you so much. I love much. It. Alam mo, dapat nagaganyan kayong mga ano. Nasubukan mo na magpaano, color analysis. Hindi, ano ba yun? I did. Hindi, ganun-ganun pa. Yes. Color analysis, yun yung itatapat nila yung mga color sa palettes skin. Sa skin mo para malaman mo kung ano yung mga bagay sa'yo. Nakita mo lately, nag-explore ako sa mga ibang kulay. May mga yellow-green na ako. Kasi talaga, may mga bagay palang damit sa sarili ko. And I think isa yan sa iano na sa'yo. Yung pink. Kabagay sa'yo pink. Mga pink. Mga baby pink ganyan. Yes. Because you look so baby. Thank you so much. Ano English sa Monday? Thank you so much, Mommy. Wow! From tita to Mommy, ha? Naging Mommy. Oo, diba? Anyways, ayan. Ito na, pag-usapan natin yung mga girl best friend na tinatawag. Ayan, kadalasan yan nagiging cause ng hiwalayan. Kapag meron kang girl best friend or pag meron kang boy best friend, ikaw ba? Ano ba? Tatanong ko sa'yo. Girl best friend o boy best friend? We may girl and boy best friend yung mga ex ko. But I don't mind. Ah, you don't mind. Bakit you don't mind? I'm sorry, but I have to disagree. Hindi, kasi kanina naririnig ko. Parang ang sabi nyo kanina, parang mali yung ganon, yung nagtatabi pa sa pagtulog, mga ganon. Eh kasi may mga ex ako na ang turing nila ng kaibigan niya ay para sila magkapatid. Diba? Alam mo, depende yun kung komportable yung jowa mo sa ganun or hindi. Kasi meron naman kagaya ikaw, kung komportable ka, eh respeto dapat yun ng partner feeling mo. Feeling yung jowa mo, hindi siya komportable yung tumabi ka sa iba. Sino? Gusto mong pangalanan ko. Sino ang jowa ko? Ako ba? Ano pinagsasabi? May jowa ka ba? Wala. Wala. Bakit so, dininay ka na naman, tol. Wow! Tumigil ka. O, so paano? Namula si ate mo. Namula si ate mo. Mas mapula na siya dun sa damit niya. Pinagsasabi mo. Oh, diba? Sabi ko sa'yo eh. Manimulay mo ka ako. Para ako nilublub sa mantika. So yun. Wow. Back to our topic. Diba na first one kita? Wala, mag-aano na naman yan sila. Oo, may clamor na naman. Okay, so ayun. Back to the topic. Kita ko na naman to sa Twitter. Back to the topic. Back to the topic nga with having a best friend, boy or girl friend, di ba? Kadalasan nagiging cause ng hiwalayan kapag uncomfortable kasi yung partner. So, at saka pag nag-overboard. Depende pa rin yon sa sitwasyon nyo. Halimbawa diba? May jowa ka. Halimbawa na lang. Kasi pa rin naman ang deny mo, di ba? Chusera ka eh. Ay, hindi. Diba? Halimbawa na lang, di ba?
na ganon. Tapos yung best friend niya, nagkikis sila sa lip. Yung smack lang. I know! Yung friend ako na ganon. Oh, tignan mo. Kita, nag-iba yung buka. Naging kontrabida. Paano yung no? No. Yung ganon, yung smack lang. Kahit boy na friend niya. Yung, ayoko na. Hi, pre. Actually, ganun. Alam mo, territorial ako sa ganyan. And, ano, aso? Oh, oh, no. Ah? Pero wala kang jowa, di ba? Actually. Diba? Sure ka. Pag kinis niya na. Teka lang. Pamot ulo siya. Pag halimbawa nakipag-kiss siya sa iba, total eh, dinay-dinay mo din naman. Sabi ko sa iyo, wag kang tumanggap ng tawag tungkol sa mga relasyon, mababack to you. Ano, wag na tayo mag-call. Ano nga? Ito nga, ako yung tipo ng tao na kapag halimbawa, may partner ako, ayoko nag-smack siya sa iba kahit beso. Ah, talaga? Oh, ayoko po beso sa iba. Ang selosa mo pala, pero ang press release mo siya ang seloso, ah. Oh, alam niyo na itchosera talaga si gandang ka. May blood pressure. Siya talaga yung itchosera. Silosa ka. Hindi naman silosa ako. Silosa ka, period. Diba? Smack. Yun lang yung tanging sa, ano. Dito. Ayoko nga. Hi, Fred. Ganon. Ayoko pa ganon. Yung smack sa, ano, sa beso. Bakit paano si, oh, si Sisa, nag-smack na kiss siya dito kay Papa Jackson. But iba na si Papa Boss Jackson. Boss mo naman kasi, diba? Okay lang yun, oo. Pag ano. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Kasi friend lang naman kayo, di ba? Hindi! Hindi, masasabihin ako. Oh. Hindi kasi dati, talagang uncomfortable ako kapag nakikipagbeso kahit hi, hello lang. Ah, talaga? Hindi ko rin maintindihan kung bakit, pero ako nakikipagbeso naman ako kahit kasi kanino. Kasi hindi ka affectionate. Kasi, ganun ba yun? Innate sa'yo na ano, na parang ayaw mong nakikipagganunan. Pero ako nakikipagbeso sa kahit sino. Pero pwede hindi yung mahag ako. Ka. Mahag ka, di ba? Hindi. Hindi. Hindi ako mahag. Ah, hindi ka malambing. Beso so, lang hindi ako. Mo mag-gets kapag yung mga magkakaibigan ay nagkikiss sila dito, nagkikiss sa lips, ganon. Hindi. 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 Tsaka pag sinasabihan ako ng kaibigan na love you, na-awkward ako, ha? Talaga? Oo. Siguro dahil lumaki ako na hindi ako nasasabihan. Kasalanan niya ng nanay mo. Hindi ka masyadong minahal. Kasalanan ng ina ko, ng ina mo. Ina mo, si Tita kasi, Cathy. Tough love kasi siya. Cathy, magboo, ina ka. Ni Cara. Ni Cara. Nasanay ako na hindi ako nasasabihan ng I love you. Ngayon, yun pala yung ano, yung tsaka para naging effect. Hindi ako naiyayakap ever. So, naiirita ako pag may umayakap sa akin. Pero ganun. Kapag sa jowa, ganun din. Kailangan mo din bang i-apply sa kanya? Baliktad ako. Sobrang affectionate naman ako sa jowa. Oh. Sobrang lambing ko naman. Siguro, tulogo? Feeling ko. Feeling ako, wag mo in-echo sa saksi ako. Everyday ako pumapasok. Ay! Feeling ko doon ako bumabawi sa pakita ganun. Mo ang tunay na kulay mo. Paano yung lambing? Yung hello, ganyan. Beloved, ganun. Hello, mo, beloved, ganun. Parang iba yata. Ay, iba yun. Oh. Gila natin ganun. Sabi ko sa ikaw, nalang tumawag. Parang may nakain ka. Yung sarap so, kasi ng kare-kare. Back to girl best friend. Oh. So, kung ikaw... Bakit nagpo-focus ka ng girl best friend? Paano kapag may boy? Boy naman yung friend niya. Para ay, silang lalaki. Ay, okay lang yun. Talaga, kahit mag-kiss sila sa lips? Ha? Iba na yun. Oh, di ba? Mag-kiss sa lips. Pero syempre... Gusto mo kanya, kay sa'yo lang yung lips niya. Si ganda car. Nag-uusapan namin yung lips. Oh. May re-enactment ka, Dai. Hindi kasi nagbabalat yung lips ko. Wow, kulang ka tagal sa kiss. Tagal na kasi. Hindi ka ba nilalap-lap ni Papa Jackson? Oh, grabe naman ay, yan. Hindi. Malay mo naman, di ba, for content. Ano yun? Lap-lap challenge? Ay, di ba nag-kiss kayo dati sa YouTube channel mo? Oo, sa ano yun? Smack lang naman yun eh. Walang, walang ano yun? Walang laway na ano? Wala. Wala? Di ba? Hindi kayo malaway. Ba't ikaw? Kailan huli mo? Kanina lang. Kami ni Sisa. Maritikman mo nga yung toothpaste ko, sabi. Grabe naman yun. Hindi. But anyway. Ayun na nga. Anyways, hindi lahat ako, comfortable. Magkukontra tayo doon. Kasi comfortable ako, ka? Oo, may mga niyayakap yung ex ko dati. Kasi alam ko yung bonding nila, yung pagmamahalan nila. Dahil before kami mag-jowa, yung ex ko na yun na may mga kaibigan, naging magkaibigan din kami. So, kasama kaya, ako dun sa circle, circle of friend. Yun. So, alam ko na kahit mag-kiss tong dalawa na to, wala lang to. Oo, kasi na-witness so, mo eh. So, pag nag-kiss silang dalawa, susunod, pupunta sa amin yung kaibigan ko, diba? Tas kami naman na maglalaplapan. Depende talaga sa... ano? Teka lang.
late na pagkatapos yung lap-lapin yung friend ko, ako naman, it's my chance. My time to shine. My time to shine. Di ba? Yung parang ganun. Kayo nila Almira, tsaka si, no, tsaka si Chris Auy. Hi, friend. Wala. Wala eh. Wala. Ah, pero bet. Bet mo. Hindi, baliw. Hindi, baka, di ba, something different sa mga friends, di ba? Wala. Hindi talaga ako ma-affectionate pagdating sa kaibigan. Mm. Naging affectionate lang ako pagdating sa ano, partner. Ikaw, may tanong ako sa'yo. Ano? Was that something na gusto mong baguhin and maging affectionate ka rin maski papano? Oo. At some point, inaaral ko ng maging affectionate. Di ba nakakaingit? Alam mo kung bakit? Oh. Kasi natry ko na maging bato sa kaibigan. Ay, example, si Lloyd. Tapos pinadaan ka sa foil. Eh, hindi naman. Si Lloyd, madalas siya mag-I miss you, mag-I love you sa akin. Anong reply mo? Alam mo pa, nag-I love you siya, ang sagot ko lang, mwa. Hindi ko masabi yung word na love you to. Oh. Hindi ko alam, parang uncomfortable ako, parang hindi ako yon. Kasi nga, iba akong mag-express ng love. Mm-hmm. So, hindi ko masabi-sabi lagi. So, I regret it na hindi ko siya nasasabihan ng mga ganon. I love you to, I love you back. Oo, oh, kasi ang bilis ng buhay ng tao. Yun nga, tapos doon mo marirealize na sana pala ano na paramdam ko sa kanya kahit verbal, di ba? Yun. Hindi din kahit ako hindi verbal, kahit yung akbayan mo lang siya, mga ganun. Siya ang madalas yumakap sa akin kasi pag nag-a-abroad kami, tabi din kami natutulog niyan. Yumayakap siya, back hug ang tawag doon. Lagi kami tabi matulog. Tapos ako, bihira akong makayakap talaga. Mm-mm. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, di mo mayayakap si Lloyd, no? Hindi mag-abot yung kamay mo. Hindi, dantay lang. Ang ginagawa ko lang. Ang taas ng pagkakadantay mo. Actually, tapos kinakamutan niya ako ng kalyo. Lala ko tuloy. Kinakamutan siya. Oo, sabi ko, hindi kasi ako nakakatulog pag hindi ako nakakamutan ng kalyo. Sabi niya, ano ba yan? Akin na nga. Nakakamutan ng kalyo? Kalyo ay sa paa. Sa paa? So oo, tinatanggal lang kanya ng kalyo sa paa? Hindi tinatanggal. Ano ka? Maglulupa? Pampatulog lang, kamot lang. Parang pangkiliti ko lang hanggang sa makatulog ako. Grabe, ginaganong-ganon yung paa mo ah. Oo. Hindi ko alam. Parang ang sarap-sarap pag ginaganong-ganon yung paa ko. Yun. So yun. Anyway, siya naman yung matatawag kong boy best friend. Pero girl, iba naman kasi yun. Si Almira ba, paano ka magano sa kanya? Ay, hindi din ako mayakap. Talaga? Oo, minsan naiilang ako kapag alam mo mag-iting siya. Thank you, te, yayakap. Oh, sige, okay na. Ay, hindi ako, kaya alam niya na ako na boring mo naman, friend. Hindi nga ako mayakap, ewan ko ba? Hindi rin ako masabi ng miss you, te, mga ganun. Oo. Never ako nagsasabi ng ganun. Ng mga miss you. Tsaka hindi ka maano, no, ma-reply. Like lang. Tama din ako, mag-reply. So wala ka din mapapala sa akin as a friend. So, kaya siguro wala din ako masyadong friends. Kasi parang ano lang ako, nonchalant. Hindi tama. Wow. Spell nonchalant and define it. Ah, parang ano lang ako. Hindi. Nag-umpisa ka na nonchalant. Hindi, oo. Sa bagay, well, iba-iba kasi tayo ng ano, pag-i-express ng love eh. Sabi nga nila, we have different types of love language. Yes. And, diba, sa mga magkakaibigan, hindi ko sinasabi na bawal na makipagkaibigan kapag may jowa ka. Kasi hindi mo naman papaikutin yung mundo mo, diba? Mali naman paikutin mo lang yung mundo mo dun sa jowa mo. Mali naman umiwas ka sa mga kaibigan mo kung may jowa ka. But dapat, alam mo yung limitations mo. Correct. Kung alam mo hindi comfortable yung ano mo, di wag kayo maglaplapan sa harapan niya. Oo. Diba? Lap-lap. Pwede naman kayo mag-compromise, diba? Kaya naman. Hindi, pwede ka mag-compromise, diba? Kung ayaw niya na ano, ayaw niya nagkikiss kayo sa harapan niya, diba? Eh di mag-kiss kayo in private, diba? Mm-hmm. Diba? At least mas mahaba, mas masarap. Pag sinesekreto, pag dinidiin naglalak. Hindi kaya. Diba, nagtitrend yan ngayon? Oo nga eh. Talaga? Diba? Pag nabalitaan ko din. Nagdidiin? Naglalak? Hey, kaya ikaw ah. Wala nga eh. Talaga? Wala. But you want? Hindi din. Talaga? Mm-hmm. Nag-pink-pink ka pa. Hindi ka lang. Bakit? Baka nonchalant din ako. Nonchalant din yung Kiffy Wonderland mo. Ayun na naman. Ay! But anyways, back to the topic. Oo. Pero alam mo, dito sa office natin may mga ano, may mga touchy at alam si mo, Sheena touchy yan. Touchy si Sheena. Ngayon. Pero ako nag-iingat din ako kasi may pagka-shibuli ouster ang alola mo. Parang may mali siya. Mahilig din si Sheena ng yumakap. Kaya nung actually, nung first time niya ako niyaka, basta may something na na naganap. Tapos sabi niya, paano naganap? Basta secret. Hindi. Sinisimul-simulan mo kami. Hindi. Ano nang ganap? Clue. Walang clue. Tapos sabi niya, girl, pwedeng kayo. Nagkaroon kayo ng tampuhan ni Sheena. Basta.
not so long time wala ago. Wala akong sinasabi. Sabi niya, girl, pwedeng payakap. Tapos yumakap siya. Parang first time mo. Kung ano, hindi ko alam kung anong gagawin. Parang hindi kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano yayakap sa friend. Kasi hindi ako sanay. Yun. Pero masasanay din siguro ako. Oo. Kasi ako lang talaga yung makaiba. Lahat naman dito nagpapayakap ako pero lang kay Jimbo. Ah, bakit? Kasi minsan nung nayakap niya ako, nawala yung wallet ko. Grabe naman yun. Hindi, charis lang. Eme, I love you DJ Jimbo. So, ayun. O hindi mo kaya yun. Talin. I love you DJ Jimbo, sabihin mo ngayon. I love you Papa Jackson. Oh. Friend naman kayo, di ba? I love you. Oh, sige nga. Love you, Papa Jackson. Isa pa. Sabi mo, mwah. Oh, Jimbo. Hindi, gagawin mo yung gagawin ko ha. Kasi friend natin sila, di ba? Ako kay Jimbo. Ay, Jimbo, I love you. Mwah. Oh, ikaw nga. Ganun din. Oh, kay Papa Jackson. Go. Love you, Papa Jackson. Mwah. Ay, nakatingin siya sa labas. Eh, andun siya eh. Malamang. Ayan, oh, bakit? Lahat naman tayo. Oh, di ba? Ang sarap mag-express ng love. Kaya nga, hindi nga ako ma-express eh. Sayang. Anyways, going back to the topic. Oo, depende yan. Depende yan sa ano, sa sitwasyon. Totoo yan. Pero kapag nakikita mo nagchuchuk-tsaka na yung mag, ano, magkaibigan, eto mali nga, yun. Yung kwento kasi kanina, humingi siya ng space kasi nga nung tinanong niya, sino? Ako yung best friend mo, hindi raw sumagot. So parang na-hurt siya, so humingi siya ng space. Ngayon, nung humingi siya ng space, na-miss din naman niya. Siya din yung nakamiss. So pinuntahan niya yung jowa niya. Pagdating niya sa kwarto, magkatabing natulog. So parang na-awkward siya. Yun. Tapos umiyak na siya. Tapos nag-break na sila. Eh, luka-luka ka pala. Ibig ka kasi nanghingi ng space. Eh, kasi nga, nafe-feel niya na hindi siya ganyan kahit important. Kahit na. Pasyado kang pabebe. Huwag mong inihingi-hingi ang space niya kasi tapos pag binigay sa inyo, bigla kayong tatawag dito. Oh. Didi sana ga I love you si gandang kara kay Papa Jackson. Hindi yun nga. Ayun. Well, natagpuan mo lang naman sila natutulog. Oo, oh, together. Alam mo may movie ako na panood na ganyan. Oh. Natagpuan din ng babae na yung boyfriend niya saka yung best friend magkatabing natutulog. Pero gawain pala talaga yun ang mag-best friend ever since na mga bata sila. Sleep over. Kaso syempre nag-iba na yung ano, lalo na kapag hindi mo close yung girl best friend. Doon ka talaga magsimulang ma-insecure, maano, mag-isip-isip, 'di ba? Eh hindi sila close talaga ng girl best friend. Parang ilag din sa kanya. Teka lang nga. Ano? Ito ba'y napanood mo talaga o ganyan kasi based sa nakikita ko parang ikaw 'tong overthinker. Hindi. Hindi talaga napanood ko. Ito talaga, naman. Nakita mo natutulog sila. Sino? Yung binapanood mo. Binapanood ko si ano yun? Oh. Si JM tsaka si RC Muñoz. Oh, alam niyo yun, yung movie na yun. Kita mo nga naman. Oh, alam mo ah. Ganon. Pero anyway, nagkaroon ka ba ng ganyan dati? Ako nagkaroon ng boy best friend. Oo. Lagi ako may boy best friend. Dahil ang reason ko naman is hirap ako makipagkaibigan sa mga babae. Bakit? Laging nagfe-feel. It's either sisiraan ako, mai-insecure, tatraidorin ako. So, na-trauma na ako sa mga babae. Oh! Kaya pala may mga friend kang hindi mo na nakakasama. Tigilan mo ako. Basta issue. Hindi, yun talaga ako. I can be friends with them but not so close. And kumbaga, yung hanggang dun lang, may so boundaries. Deep. Oh, may boundaries na ako. Hindi ako may kaibigan ka ba na nakagawa ng mali sa'yo and then hindi na ganun kaayos yung relationship nyo ngayon? Meron nakagawa ng mali sa'kin pero nagpatawad kasi ako so kinalimutan ko na yun. Okay. Ganun. Pero now, meron din namang na iba. Ito. Pero meron din naman na nakagawa pero hindi na kayang ibalik. Depende. Oo, medyo may ganun kasi minsan parang may lamat na kumbaga. Oo, nangyayari talaga 'yon. So wala tayong choice kundi accept na lang 'yon. 'Di ba? But anyway, before we say goodbye, I would like to say congratulations. Bakit? For being the Hall of Famer of BP Choice Award. Ah, thank you so much. At saka bukas may awarding din. Maraming salamat sa Maharlika. Kita mo naman, Day. Lulutang-lutang ka lang, pero Hall of Famer ka. Bongga, di ba? Ganda lahat niyo. Nag-red lipstick pa ako, pero she, Hall of Famer. Kaya pala, di ba? Kaya pala tayo, inano ng ate mo, in-off-shoulder tayo. Hindi naman. Alam, pero abang ko yung gawin mo bukas. Oh, sige. Salamat. Ikaw din aabangan ko kasi malamang bongga ka. Hindi ako pupunta bukas. Ah, kasi kailangan ko mag-prepare dahil nga may laban ako for Miss Universe Philippines 2022. Ay, Tara. 2022 pala. Naniwala din si ate mo. Oh. Ay, Tara. Naniwala din. Alam mo naman ako, si Oo, tsaka si A. But congratulations. Thank you. Sa'yo din. Congrats. Saan? Sa lahat. Basta.
But anyway, so ayan. Hirap. Alam niyo na ang lesson natin. Kung yes. uncomfortable ang mga partner ninyo, adjust din. Diba, huwag niyo silang bigyan ng rason oo. Na magkagulo ang relasyon niyo. At saka pinaka the best dyan, ipaliwanag mo at ipakita mo doon sa partner mo na uy, magkaibigan lang kami. At patunayan mo sa kanya, alam mo, nagsisimula naman yung mga agam-agam, kuro-kuro at mga ano, yung mga ano, mga iniisip-isip. Kapag hindi mo pinapakita doon sa jowa mo, yung totoong relasyon niyo nung magkaibigan mo. Oh, tsaka i-involve mo din siya para magets niya kung saan ka nang gagaling. Ah, ganito pala yung ano nila, dynamics nilang magkaibigan. Halimbawa, nag-kiss nilang kaibigan. Makikiss, gumanong ka rin, di ba? Ganon. Sige. Ay, nako. O, ito, babati muna ako. Sino yan? Hello kay Mami Merly Mayo. Sa mami mo, kay Mami Grace. Ayan, Mami Lourdes. Tsaka niyan. Grabe naman yan. Mami Juvie Pescadera, Macris Criado, Peters Meng, Mami Lorna Catilo Vance, Tess Ivy, Elvi Kilario, Mami Alicia, Mami Rosy Lopez, and Yoli Rigodon. Uy, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. At hello din po kay Mami Olet, Mami Veron, Mami Victoria, Mami Vanji, Mami Teresita, Mami MC, Mami Mary, Mami Elisa, ang Mami Doyet, Mami Erlene, and Mami Lourdes, Mami Pearly, and Melody Diary. Hello din kay Daisylin Antonio, Levy Alcala, Mel Madera, Rodely, and Jane. Ayan. Ikaw, batiin ka ba? Yes, batiin ko lang ang lahat ng ating ano, mga pangga dyan sa May Bagyo. Hello po sa inyong lahat. And also, meron galing kang Bagyo pala. Kaso nga wala akong pasalubong sa inyo. Sige lang. Ay, strawberry. Sabi ko siya, pahing strawberry ah. Edi, next time. Ah, sige. Ayan. Hingi tayo kay Tita Alice ng strawberry. Ayun. Ano, batiin ko lang si ate, nakalimutan ko. Basta dyan sa Marcos Highway, nagtitinda ng gulay. Ayan, hello nanonood po. Sa atin. From Tondo, Mami Menalisa, hello din po. Oo, ayan. Hello po. Ayan. Oh. At saka siyempre si JR Tanglao. Hello, ayan, kay sa JR. Manhattan, Cubao. Ay, hello po sa mga taga Cubao. Si Francis Candy, ayan, hello sa'yo. Nanonood siya? Kapatid. Wala. Ah, then, oh. Binati ko lang, bakit? Oh. Hindi mo pwede ba? Alam mo, hindi ko talaga affectionate sa mga friends. Hindi mo namimiss yung friend mo. Ikaw ah. Nga. Uy, mapalabating ko lang si Da Moto Vlog. Nanonood siya sa atin. Da Ay, Moto hello. Vlog. Ayan, hello po. Ayun lang naman. Oy, abangan niyo ako sa ano sa Pajak Princess. Nag-ano ako diyan. Ay, Pajak Princess? Oo. So princess ka na ni Pajak ngayon. Hindi. Ano 'yun? Saan 'yun? Sa ano yung sa bagong palabas ni Miles Ocampo. Oo. Yan sa TV5. Anong role mo doon? Abangan namin. Adi kontrabida. Ay, shucks. Grabe naman. Wow. Antaray. Very balik natural. Telebisyon o pelikula? Serye? Serye to. Antaray naman, gandang kara. Pero hindi, maliit lang naman yung role. Kasi nga tinatanong ako kung pwede ako mag-taping lagi. Uy, walang malaki at maliit na role, sabi ni Direk Daryl Yap. Importante yung bawat role. Okay, sige. Hindi mabubuo yun kung wala ka. Diba? Oh, ayun nga. Ganda. So, wow! Ano ba si Miles? Pa-video greeting mo naman ako kay Miles T. Ah, sige. Diba? Ayan. Hi, sige. Miles. Ay, tsaka pwede ba ako mag-imbita? Sige. Ayan, abangan nyo kasi may ilalabas pong podcast ang Baklitas. Ayan. Congratulations. Soon. Ayan, di ko ba may didetalyo. Sa inyong podcast, abangan nyo na lang po yan. Diba? Ayan. So, ayun na nga, Osha. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo. May bukas pa naman, 12 noon to 3 p.m. Ako pa rin po ang makakasama nyo sa Hot Stories. And, syempre, bago mag-Hot Stories, ang Baklitas. Oo nga. 11 a.m. to 12 noon. Kaya nga, manood naman kayo para may manood naman sa amin. Oo, sa naman dami nyo nga trending videos. Pag sa live manood naman kayo. Eh, manood kayo bago po ang Hot Stories. Yan, ha? Mabubusog po kayo sa lahat ng chika. Oo. Malay nyo si ganda karan ni chichismis namin si Soda. Ay, ano ba naman yan? Nagbabalik telebisyon ng ate mo. Isuhin natin siya. Oh, sige. Sabihin natin attitude siya sa set. Napapack up dahil sa kanya, gano'n. Grabe na po. O, sa lahat ng cast and crew, production staff ng ano ng Pajak Princess, hello po sa inyo dyan. Wow! Nakamang artista! Kay Direk sa EP. Yan, hello po. Sino ang director nyo? Loko. Tatapusan. Tapusan na lang kami. Tatapusan ko na. Ayan. Abangan nyo na lang yung ano. Abangan nyo na lang po. Hindi pa namin masabi kasi. Di ba hindi pa nilalabas? Oo. Bukas, pero alam mo na bukas kung sino yung direktor. Bukas malalaman ko na. Yay!
Ay, nakako, may mga stories kayo na kasing init na pananghalian. Pwede nyo na pong ikwento yan, i-share nyo naman. Tawagan nyo lang ako everyday. 7001-7949. Saan yun? Or 8721-2429. Or mag-chat kayo sa messenger ng Energy FM. O siya, paalam na po mga panggagyan. Ako po, nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. At ako naman po ang kasama ng chicks ng radyo, si Tita Cora. Dito lang sa... Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga... Wag mo sabihin radyo. Uli. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo.